So guys, ang latest update po sa umiinit na away between Velasco and Cayetano for the speakership, binisita po ni Representative Velasco si Mayor Sara Duterte sa Davao. And it seems as though si Mayor Sara, ang inendorso po ay itong si Congressman Lord para po maging next speaker. So ito po, according po sa GMA News, he met with Mayor Sara. In a photo shared with GMA News Online, Velasco was seen sharing a meal with Sara in Davao City. The meeting reportedly took place last Friday night. Sinabi po ni Representative Salvador Liachon, nakaaliado ni Velasco, the photo of the lawmakers meeting with Sara says it all. Mayor Sara Duterte has endorsed Cong Lord Velasco as the next Speaker of the House of Representatives anytime this week, but without interruption on the budget deliberation. So, klarong-klaro yun. Kailangan walang interruption sa budget deliberation. She's doing it as a friend of Cong Velasco. Besides, she believes that parties to the term-sharing agreement must be gentleman enough to comply. No less than Sara's father, President Duterte, brokered the term-sharing deal between Velasco and the incumbent speaker, Alan Cayetano, around 15 months back. Under the original term-sharing, Cayetano nga 15 months and Velasco 21 months. Dagdag ni Leachon, non-adherence to agreement is a defiance to our father, as I perceive any daughter would feel, and we can't deny it because there can be no interpretation other than that. So yun, usap tayo guys ha. Naintindihan ko naman na syempre may mga Duterte supporters na loyal din kay Speaker Alan, kasi marami namang nagawa si Speaker Alan in support of President Duterte. Walang question doon guys ha. Hindi ko kino-question 'yon. Kung sa paramihan ng nagawa to help President Duterte, talagang mas maraming nagawa itong si Alan Cayetano kaysa dito kay Representative Velasco. Kasi nung simula pa lang, nung vice president pa lang tinatakbo ni Alan, 'di ba? Nakasuporta na siya kay President Duterte. So walang question diyan. Pero ang point nga po, ito na. Nandito na tayo sa punto ngayon kung saan po magdedesisyon na yung pong mga congressman po natin, and kailangan po nating respetuhin. And it seems as though narinig ko po na mukha po na sila po ay lilinya dito po kay Lord Velasco. Yun po ang kanilang magiging desisyon. Yun din po ang napagkasunduan with President Duterte. Yun din ang gusto ni Mayor Sara Duterte, who is most likely going to be the administration candidate for the next presidential elections. Mukhang siya yung papangalanan ni President Duterte na susunod sa kanya. And siya din naman ang gusto ng maraming mga diehard na Duterte supporters. So sa akin, mas kung ano yung gusto ni President Duterte, kung ano yung tingin niya is nakakabuti para sa bansa, para lalo ngayon ang case sa pandemic, doon po ako. At ito naman, tinan nyo nga, si Sara pa mismo din. So, ayun. So, ang dami, naintindihan ko naman kung bakit madaming ayaw kay Representative Velasco. Dahil lang din naman sa mga napapanood nyo sa YouTube. Yun din naman yun eh. Marami kasing mga nasasabi against him ng kampo na gustong manatili sa pwesto si Cayetano. Ganun lang naman kasimple, 'di ba? Pero sa akin lang is okay naman siya kay President Duterte. Okay naman siya kay Mayor Sara. Okay naman siya sa mga kasama niyang congressman. So, 'di ba? Walang masama if mas gusto niyo si Cayetano, ano, pero we have to respect kung ano yung naging agreement, kung ano yung napag-usapan nila, kung ano yung desisyon ni President Duterte, kung ano yung desisyon ni Mayor Sara, kung ano yung desisyon ng mga kapwa congressman nila, we need to respect na lang. So ako ganoon din naman eh. Kung magkabotohan na not enough votes for Speaker Congressman Velasco, anong gagawin natin kahit sino pa yung gusto natin, 'di ba? Ako naman hindi sa pinipili ko yung one over the other. Sa akin lang meron kasing agreement na kailangan sundin. Hindi pwedeng kalagit na agreement babalihin mo yung agreement.
hindi siya hindi tama eh. And ayun. So abangan natin, mukhang maraming mangyayari today. I think there are a lot of moves going on right now. Abangan po natin, we will cover that today. And alam ko ito ah, ayokong makipag-away sa mga pro Duterte na pro Cayetano din ah. Basta ito, nireport ko na yan. Si Mayor Sara na yan. Siya ang susunod, mukhang siya ang susunod na, siya naman ang susunod na ilalaban ng Pangulo. Diba? So, tingnan na lang natin kung ano yung mangyayari. Okay guys, thank you very much po. See you po sa next video po natin. Stay safe po parate. Bye-bye guys.